Hello mga karensyo, welcome back to my channel. So ngayong araw na to, pupunta tayo ng bata, pagpapadala tayo ng pera. Ituturo ko sa inyo kung kaming mga OFW dito sa Saudi Arabia, kung paano kami nakikisalamuha sa mga iba't ibang lahi. So ngayon pupunta tayo sa bata, kung saan yun ang mga pinupuntahan ng mga Pilipino, mga kababayan natin, nagpapadala ng pera, nag-grocery at iba pa. Kapag nag-e natanaw no, nan amo maldo hal suga opseotji. Chonnune banandaneun iyagiga neul boneun sungan ihe. So sasakyan natin is yung bus papuntang city proper. Doon tayo mag-aabang ng susunod na sasakyan papuntang Bata. So, nag-emergency call si brother, yung kapatid ko, na kailangan din ng pera dun sa pinapagawa kong bahay. So, timing din di-off ko ngayong araw na to. So, ayun nga, inihintay ko yung company bus namin na pupunta sa store. At doon na lang tayo. Doon na lang tayo mag-aabang ng bus na masasakyan mapunta ng Bata. So, yan mga karinsyo, yung sasakyan namin, yung company service. Dito tayo sasakay. Hintay natin yung duty na 3 o'clock. Sasabay tayo papuntang city proper at doon lang tayo sasakay ng susunod na sasakyan papuntang Philippine Market. Yung mga kasama ko, Indiano. 3 o'clock. 3 o'clock in the afternoon yung workshop nila. So, yan nga kami sasakay. So, ayun nga mga kadensyo, no, habang tayo nag-aantay sa driver, ikakwento ko sa inyo yung mga hakbang na ginagawa ko kung magpupunta ako ng Philippine Market, magpapadala ng pera at mag-grocery para sa budget para for 1 month. So yung location kasi ng accommodation namin is 30 minutes yung travel from my accommodation to my work. So dito medyo mahirap pang mag-abang ng taxi. So ngayon sasakyan natin is yung company service namin. Ayun, sasakay tayo dito. Pagkatapos doon, papakita ko sa inyo kung anong next na sasakyan ang ating gagamitin para makapunta tayo sa Philippine Market na take note, makamura tayo. Bata. Papunta rin kami, alas 5. O talaga? Kita na tayo doon. Sabi ako sa inyo. Ha? So dito pala sa Saudi Arabia guys, no? Kung sasakay ka sa bus, yung bagong nilang sasakyan ngayon, hindi na kailangang magbayad ng cash. Bibili ka lang ng katulad nito. Ayan. Kita ko sa inyo. Ito. Tapos ito lang yung ibabayad. Kumbaga. Palabas na ako mga kadinsyo. Itong gagamitin natin pang bayad sa bus. Doon tayo sa labas mag-aabang. Ayan. So may laman na po itong 25 SR o 25 Saudi Riyal. So mula dito sa harap ng mall kung saan tayo mag-aabang ng bus papuntang Philippine Market o Bata,
is yung pamasahe po is 3 real lang po. So nakakasave po tayo. So dito na po ako sa labas. Ayan, ito yung labas ng mall. It's gate number 1. So dun tayo sa labas mag-aabang ng bus. Kasi pag taxi kasi mula dito ang mahal. Siguro 25 real to 30 real. So dun tayo sa mas makamura tayo, di ba? May sasakyan, dun tayo mag-aabang. Update ko pala kay mga kadisyon, no? Yung nakita nyo sa video, yan yung Jarrier Bookstore. Dyan po namang bilihin ng mga magagandang gadget, cellphone, laptop, tablet at ano pang mga gadget dito sa Saudi Arabia. Yan pong sikat na tindahan dito kung saan maraming Pinoy din ang namimili dyan. Actually, yung gamit nating cellphone ngayon na pang vlog, yan ko binili. Ayan po. Ayan. So habang nag-aantay tayo ng bus, ayan, taxi. Ayan, dalawang klase ng taxi dito, may puti, may green. Alam niyo mga kadinsyo, hindi lang naman bus ang kailangan mong sakyan kung makapunta ka sa Pinoy supermarket o bata. Pwede ka rin mag-taxi. Meron dyan yung Uber, Karim at ano pang mga application online kung saan makakuha ka ng service kung saan gustong pumunta. So sa akin kasi is malapit lang ako sa kung saan dadaan yung malaking bus. Mura lang din yung pamasahe. So ayun nga, ito nga ang gagamitin yung pangbayad mamaya. Sap ko. Ayan, nakikita nyo sa video yung kulay pula na yan. Yan yung bus na iintay natin. Diyan tayo sasakay. Ayan po, yung pamasahe po kasi is 3 real lang. Kumpara doon kung mag-taxi tayo, ang pamasahe is 25 real. So medyo mahal. Ayan po mga kadinsyo. So habang nag-aabang tayo ng bus, actually mga kadinsyo, dito kasi minsan nang bagal din ng bus dumating eh. Pero syempre kung saan tayo mas makamura, doon muna tayo. Taste-taste lang, di ba? So sana pagdating natin dun sa bangko kung saan tayo magpapadala, sana malaki yung palitan kasi last time nagpapadala ako sobrang liit po ng palitan. Siguro 12, makakaalala ko 12.81 po yung palitan, yung 1 real po equivalent to 12 pesos and 81 centavos. So just hoping ngayon mas malaki yung palitan kasi ayun nga, tumawag yung kapatid ko na nangailangan ng suporta, budget para sa pinapagawa kong bahay kasi kinulang siya ng materialis. So just hoping mga kadinsyo na malaki yung palitan ngayong araw na to. Taste-taste lang tayo muna. Actually mga kadinsyo, yung mga kasama natin sa loob ng bus, hindi lang naman Pilipino. Kasi may marami ding mga ibang lahi tulad ng Indiano, Syrian, Egyptian, Nepali at iba pang mga ibang lahi, hindi lang po mga Pilipino. Pero karamihan din lang kasing pumupunta sa bata na mas makamura ka, eh, doon ka na lang, di ba? Take note po mga kababayan natin na nanonood sa video ito, importante po na kailangan naka-Christmas po lagi tayo kung saan tayo pumupunta, especially doon sa mga matataong lugar katulad ng Bata o Philippine Market. Kailangan po naka-Christmas tayo kasi po mahal po yung multa at baka makukulong pa tayo. So mas importante ang naka-Christmas tayo mga kababayan, paalala lang po para hindi po tayo mahuli at magmulta ng malaking amount. Malapit na yung bus, isa dulo dun sa dulo, ayun, papunta na dito. So ayan mga kadinsyo, abang na tayo dito kasi ayun po mga kadinsyo, nakita yung kulay pula. Ayan, ayan, punta dito, dyan tayo sasakay. Ayan, assalamualaikum. So andito na sa loob ng bus. So andito na tayo sa Bata Philippine Market. This portion po mga kadinsyo pa going to Manila Plaza. Papunta na po tayo kung saan tayo magpapadala ng pera.
Actually mga kadinso, usually po yung mga Pilipino kung saan nagpapadala, ito po yung Telemani. Andyan yung Injas. Ako, Injas ako nagpapadala. Ayun pala yung pala dito. Ganda oh. So bago muna tayo magpapadala ng pera, papatay ko muna to yung uniform ko para may masasuot tayo bukas. So yun, papasok na tayo sa bangko kung saan tayo magpapadala. Tingnan natin kung mahaba ba yung pila. Ayun, wala namang masyadong mahabang pila. So hintayin ko na lang. Ayun po, wala masyadong pila, konti lang. So papasok na tayo dyan ngayon. Assalamualaikum. Ang baba ng palitan 12.79. So November 25 Tuesday, mga kabayan, ang baba ng palitan is 12.79. So wrong timing tayo. Last time is 12.81, ngayon is 12.79. Pero no choice, kailangan magpadala sa Pinas. Tapos tayo magpadala mga karinsyo. So sad na maliit yung palitan ngayon, pero okay lang kasi kailangan naman ipadala sa Pilipinas. So ayan nga karinsyo, katatapos natin magpapadala ng pera no. So sad nga maliit yung palitan, pero wala tayong magagawa, kailangan talagang magpadala sa Pilipinas. So palitan po is 12.79 po yung palitan. So update ko pala kayo mga karinsyo no, sa mga kababayan natin dyan sa Saudi Arabia. Yung lumang Injas po sa bata is lumipat na po dito sa bagong building, yung Berhilio Mall. Ayan po, nasa upper ground floor po sila. Ayan po, lumipat na po sila ngayon. So mas maganda dito kasi malawak yung space, marami yung tailor, at saka mas convenient po kasi dito sa loob ng mall na to is marami kang mabibili na mamurahing mga gamit. Dito yung mga kainan na pang ano, mga Filipino food. So ayun nga mga karinsyo no, katatapos natin magpadala, so uuwi na tayo. So sana may mapulutan kayong aral sa video ito. Thank you for watching mga karinsyo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ayan po mga karinsyo, click nyo lang po yung subscribe button at i-click na rin yung ring notification para update kayo sa lahat ng mga video ang i-upload ko sa my YouTube channel. So ayun mga kadinsyo, salamat po sa panonood ng aking vlog for today mga kadinsyo. So sana po sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, kung ano po yung mga ginagawa namin dito bilang isang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia, tulad ko kung paano ako magpapadala ng pera, kung saan kami nagpapadala ng pera.